What's up? It's me, Darlene, and welcome back to another video, to another vlog, and to another day. So for today's video, tayo ay mag-unbox. Binili ko na naman sa Lazada. Pansin ko lang sa sarili ko, guys, na hindi na ako masyado nag-shopping ngayon. Kasi, guys, nahirapan ako mag-shopping today. The past few days, the past few weeks, kasi, di ba, as you can notice, wala kasing cash on delivery si Shopee. As you can see to the title down below, ayun nga, mag-unbox nga tayo ng portable sewing machine. So, if you are interested, guys, keep on watching. For that, guys, if you are new to my channel, kapag bago ka pa lang sa aking channel, pag bago kang bisita, welcome to my channel. And please, guys, don't forget to hit the subscribe button and click mo na din ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod na vlogs. So, ayun, guys, umuuso ngayon, or kung napapansin nyo na umuuso ngayon sa Facebook or sa YouTube, yung mga sumisikat na mga posts na trip flip, or should I say yung mga lumang damit, or let's say ukay, mga hindi mo na nagagamit, mga malalaking damit, is nagagawa nila into damit. Ulit. So, I mean, let's say, for example, ito, malaking polo. Nakakagawa siya ng crop top, nakakagawa siya ng skirt, nakakagawa siya ng t-shirt, or ng sleeveless. In short, nakakagawa siya ng damit, guys. Another damit doon sa damit na duma. Dahil inggiter si ate nyo. Napansin ko kasi, and nag-research ako sa YouTube kung ano ba yung magandang sewing machine for the beginners. Wala lang, nagalingan lang din kasi ako, guys, dun sa mga Facebook post. Pero dahil, guys, na meron akong nakita na portable sewing machine, so I am ready to share this with you, guys. So this is my very first time mag-unbox ng ganitong klase product or ng ganitong klaseng bagay, guys. So ito, guys, this is from Lazada. So sabi ko nga, dahil wala nga cash on delivery sa Lazada. So guys, ito, ay sa Lazada, I mean sa Shopee. So ito na siya, guys, the sewing machine. Kung titingnan nyo mabuti, guys, ayan. Expected ko kasi dito, guys, naka-pouch talaga siya na malaki and balot na balot. Isang ano lang yung bubble wrap niya, isang balot lang. Medyo nag-alala ko ng konti, guys, kasi baka kung ano nangyari man dito sa aking bagong baby. Upon checking naman, guys, wala namang parang damage sa pagbabox niya or pagkaka-package. Ito pala ay in-order ko noong July 1. Na-ship siya on the other day, which is July 2. And na-receive ko siya nung isang araw, which is July 7. So, 5 days siya bago siya na-ship. Parang ito ay from China pa yata ito, guys. Na-disinfect ko na siya, guys. Naanuhan ko na siya ng mga alcohols. Ano bang ginagawa natin, guys? At buksan na natin siya. And guys, oo nga pala. And ito din, bumili din ako nito. Ito naman, guys, yung from another shop to, guys, ha. Parang extender niya. So, unahin muna nating buksan to, guys. Ito. So, syempre, isa lang naman ng, ano, isa lang naman ng address. E di, pinagsabay na nila. Naman pong ginagawa ko. So, ito. Medyo, wala lang. Parang gusto ko lang gumawa ng bagong hobby. And mag-explore-explore sa mga bagay-bagay na mga hindi ko nagagawa before. Since affordable din naman ito, so hindi naman siya nakakahinayang din and parang worth it naman siya, tingin ko. So, ayun, guys, upon opening, meron siyang bubble wrap, pero hindi nga siya ganun kakapal. But it's okay kasi hindi naman ito babasagin. Parang alam niyo yung sa desk sa school. Ayun, no, parang desk siya dun sa school. Yung sulatan, yung ganyan na. So, ayan, guys, and ayan, cute. Ayan. So, ito yung nilalagay dito, guys. Ayan, ilalagay yan doon, nakaganyan. So, nai-imagine nyo ba yung nai-imagine ko? Ito naman ang ating bubuksan. Don't worry, guys, ililink ko na lang sa description box kung saan ko ito nabili. Wala to sa budget, eh. Wala sa budget to, guys, pero dahil sa kagustuhan kong humanap ng ibang hobby, push! So, hindi ko siya agad na vlog kasi naging busy ako the past few days.
In fairness, okay naman yung box niya. Wala namang damage. At wala namang yupi-yupi. So, tada! So, ito na guys, ang ating portable sewing machine. And basahin muna natin siya. Sewing machine with two-speed control. So, two-speed control, siguro merong low, high. Ayun, nakalagay nga dito. And all sorts of fabric, compact yet power-packed. Dual speed and double stitch. So, meron siya ditong mga free. Meron siyang pre na bobbins. And meron siyang pedal. So, ito pala yung nilalaman. 4 bobbin, 1 needle, 1 foot pedal, and 1 threader. And so, guys, I am back. So, nakapag-improvise ako ng lamesa dito. So, ayan guys, tayo ay mag-unbox na itong sewing machine dahil hindi ko siya kaya ng one hand. Kunin na natin siya dito and medyo mabigat. So, ayan na siya guys. Ito na yung ating sewing machine. And meron siya ditong manual. And meron siyang mga, ito yung free na sinasabi. So, as you can see guys, ito naman ay English. So, ayan siya guys. English naman yung kanyang language dito. And hindi tayo masyadong mahihirapan na nasundin ito kasi English naman siya guys. So, ito guys, meron siyang free apat na bobbin. So, ito yung bobbin guys. So, ito guys ay walang laman. So, pwede mo siyang lagyan ng kung anumang sinulit. Meron kaming sinulit dito, yung mga malalaking ganyan. Wala lang kaming bobbin. And, meron din naman dito, dalawa yung walang laman na bobbin. Yung isa is color black. Ito. And guys, color black siya. And yung isa naman is color white. And aside from that, guys, meron din siyang free na needle. Ayan, hindi ko na siya kukunin. And meron siyang threader. And guys, meron siyang threader na kasama. So, lagyan muna natin dito at baka ito yung magkandawala. So, ayan guys, mag-focus muna tayo dito sa ating star of the day. Ang ating sewing machine. Oh, eto guys. Medyo mabigat siya. May kabigatan siya. Pero sobrang cute. Ang handy niya dalhin. Pwede isang ganyan. Pero buti na lang merong styrofoam. Kasi at least secured siya. Maalog-alog man siya. Diba? So, eto siya guys. Since portable siya, syempre meron siyang charger. So, ganito yung kanyang, ano bang tawag dito? Basta ito yung kanyang kinakasa dito. So, buti na lang rechargeable siya. Ito yung pedal na sinasabi ko sa'yo. Sa'yo. So, sa inyo guys, ito ay sinasaksak din naman siya. Dito rin, syempre, sa portable na sewing machine. Meron na siya meron na nakasang bobbin dito. Oh, color white siya. And, so guys, ito pala ay 400, if I am not mistaken, 400 plus. Parang 432. Parang ganon. So, lagay ko na lang dito. Ayan guys, ito yung presyo niya. So, sa Lazada po yan. So, ito guys, hindi ko alam kung bakit meron na siyang fabric dito. Pero I think, tindry nila kung gumagana ito. Pansin ko din, and nakabasa din kasi ako ng mga reviews about dito, which is na okay naman siya. So, kung hindi mo gagamitin yung charger, guys, pwede mo din daw ito. Ayan. Ano siya, pwede mo lagyan ng battery. So, yung mga typical na nilalagay sa pang-orasan na sa pang-clock na battery, so, apat yung kailangan. Pero kung gusto mo makatipid, ba, syempre, ang gamitin mo na yung iyong charger. Diba? Ito yung on and off. Ayan. On and off. Ito yon. Bobbin. Kinakasa yung sinulid. Tapos, syempre, maglalagay ka dito ng karayom. Ay, meron na siyang karayom pala. Nakatusok lang siya. So, guys, hindi pa ako familiar sa mga terms kasi nakalimutan ko na ito. So, ito guys, ito daw, ang purpose nito is, yan. O, ayun yung sinulid. Pag ibababa mo siya, ganyan. Kailangan kasi pag mananahi ka daw, kailangan nakababa na yung, yung karayom. Beginner ka, syempre, ang gagamitin mo is, ito, tung low lang muna. High. So, kapag sinabing low is medyo mabagal yung takbo nito. Kapag high, syempre medyo mabilis. So, dahil beginner lang ako, so I would rather use yung low lang muna.
ang kinakasa dito sa pinakataas. So guys, dito dalawa kasi yung bilog niya, dalawa yung buttons niya. Sa pinakababa is yung charger niya, yung inilalagay dito. Aside from that is meron po siyang isang butas, which is yung pedal naman yung ikinakasa. So hindi ko alam kung paano ikasa, but let's try. Paano ba ito? Ah, ganyan lang siya. So nakaganyan lang siya, guys. Ayan. Alang, cute! Aww. Cutie, cutie. So guys, this is only 129 pesos. Lagay ko rin yung link nung pinagbilang ko nito. So magkaibang shop sila, magkaibang store sila, kasi dito sa shop na nito walang ganito, sa shop na ganito walang ganito. Magbibigay ako siguro ng mga advantages nitong portable sewing machine na to. I think guys, ang kanyang advantage is yan, super affordable. So only 433 pesos meron ka ng sewing machine. Hindi ka na mahihirapan pang magtahe gamit ang iyong mga kamay. Hindi ka na matutusok pa. Pero may chance na matusok tayo dito, guys. So kung beginner pa lang tayo, guys, syempre ang gagawin natin is yung low lang siya. Guys, another advantage is that very good ito for the beginners, sa mga nagpa-practice pa lang. So, ayan guys, maganda siya. And siguro, ang disadvantage lang nito is, wala pa ako makitang disadvantage nito, guys. Pero, balitaan ko kayo sa mga susunod. Baka mamaya, mga tatlong gamit ko lang, dalawang gamit ko lang, isira na. Ayan guys, aside from that, advantage din is, kung ayaw mo mag-charger, meron siyang battery. So, ang kagandahan din ito is may pedal siya, which is makakontrol mo siya dun sa paa. Yan, gumaganon-ganon yun, diba? Makakontrol mo siya sa paa. Aside from that, kung hindi ka sanay mag-pedal, pwede mo na lang siyang pindutin dito. Ayan, dito sa on and off. So, ayan guys, and may manual naman siya, and I think that's really okay. That's really helpful, guys. Kasi may ibang mga products na walang manual. So guys, we're gonna try this one and magpapatulong muna tayo sa aking tita kasi hindi ako marunong pa. So let's try! So ayun guys, as you can see, ayan. Ito na yung ating portable sewing machine and meron siyang fabric na naka-attach na. And as you can see, meron na din siyang needle na kasama. And siguro tinry nila kung gumagana. So itatry natin ng ating sarili. So guys, sinulungan po ako ng aking tita kasi hindi nga ako marunong pa. So nagpo-voice over lang tayo guys kasi masyadong maingay ng mga panahong yan. So ayan guys, kumuha lang kami ng small fabric. And ayan, tinupin ng tita ko. And ayan, ang gagawin is itataas yun doon sa likod, yung violet na parang hook sa likod, para tumaas din yung needle niya, para maipasok niya yung fabric. Ayan, ganun. Ayan. Tapos, ayan, para nakataas yung kanyang needle. And, ang gamit ng tita ko dito is yung, ayan, yung button dun sa gilid. Ayun oh. Nakikita nyo ba yun, guys? Pinipindot ng nanay ko naman yung circle dun, and automatic na siyang nag-proceed. So, madali lang naman siyang gawin, guys. Basta, aral lang talaga. Ayan, as you can see, yan, ang ganda ng kanyang stitch. Ayan. So, ayan, guys. Sobrang malinis yung gawa nila. And, ayan. So, nag-i-enjoy na si tita. Dahan-dahan lang. Kung ikaw ay beginner, syempre para hindi masira or hindi magbuhol-buhol yung iyong sinulid. So, I am back, guys. So, that is all for our video for today.
which is unboxing my portable sewing machine. So, ayun na nga guys, I hope na may natutunan kayo sa aking video for today. So, kapag ikaw interested and also pag aspiring mananahi ka, char. Kapag aspiring or inspired ka na manahi and magawa ng mga panibagong damit or transforming old clothes into new ones, so like that video is really, or this video is really for you guys, and I hope that you have learned something from my video for today. Ay, oo nga pala guys, nakalimutan ko pala sabihin. So guys, meron lang akong napansin na medyo hindi ko bet sa portable sewing machine natin, which is kapag dinere-derecho mo siya, based on my experience lang guys ha, kasi tinry ko siya kanina nang hindi ko na siya na-film, hindi siya, kapag dire-diretso mo siyang ginanon dito. So, kapag dire-diretso mo siyang ganyan, may tendency siya na nagbubuhol-buhol siya guys. So, ewan ko lang kung ayun ay medyo pangit na part para dun sa sewing machine na yun, or talagang hindi lang talaga ako marunong. So, ayun guys, ang lahat naman ng bagay ay napag-aaralan guys. So, I'm starting to love sewing na. So, sana hindi lang to sa umpisa. So, yun lang guys. And that is all for our video for today. If you like this video, kindly hit like. And also, please guys, if you are new to my channel, kapag bago ko pa lang, kapag hindi ka pa nakasubscribe guys, or visitor, so guys, please guys, do not forget to subscribe. Do not forget to hit the subscribe button guys. So, isa lang yun guys. So, ang laking tulong niya. And I would greatly appreciate that guys. So, and also click nyo na rin yung notification bell para naman updated ka sa mga susunod kong vlogs. So, ayun lang guys. And see you on my next vlog. Bye!